Hello, for this interview, I invited a model and a professional. Please welcome Marvin Evangelista. Hello, Marvin. Kumusta? Hi, Derek! Kumusta? I miss you. Sobra. I know. Pero ang payat mo ngayon, ha? Ang payat, from the last time I saw you, mas payat ka pa yata ngayon. Because of the stress yata. Nakudyoso yun, no? Very Anyway, difficult. Marvin, matanong lang kita. Nung lumalaki ka ba, sumagi ba sa isip mo talaga ang pagmomodelo? Alam mo, Derek, no. Never. Hindi talaga. Parang sobrang, I can answer that directly na hindi sumagi sa isip ko yon. Not until something happened. Tapos I knew some people from the industry. Tapos actually mali pa nga yung path eh. Hindi pa modeling yon. Actually, modeling yes, pero commercial. So medyo hindi yata ako para doon. So that was a disappointment. And there are other doors that opened. Oh, pero Marvin, sino nagdala sa iyo sa industriya? Sino nagdala sa iyo sa fashion? Actually, there's an interesting na story about that. Dati, siguro way back 2017, I have a professor. So when I was in college, I have this professor na very close friend sa, I don't know if I can say, the management ng ano ng agency. Okay. Best friend niya yung vice president dun sa agency na yon. And then sabi niya, you know what, Marvin, matangkad ka eh. Matangkad lang. Pero yun lang, that's all I have dati. Sabi niya, maybe I can introduce you to him and then you can work out with some things or some projects. Pero ang nilagyan sa akin nun, commercial. Eh kaso, sobrang introvert ko talaga nun. Hindi ako nagkaroon ng chance na makapasok sa commercial. Not until nakilala na kita. Doon na. Oh, okay. Pero at least may somebody na nagdala sa iyo, 'di ba? Nag-encourage sa iyo, Yeah, sabi na yes. Marvin, subukan mo 'to, 'di ba? Ganun naman talaga, 'yan ang usual kwento eh, 'di ba? Totoo. May nagtitiwala sa iyo, 'di ba? Marvin, matanong kita, sa trabaho na kita ilang beses si eh. Bukod sa height mo, ano pa sa tingin mo ang pinakamaganda mong physical asset na kakaiba ka sa iba dyan, na mga modelo?
Siguro physical asset aside from my height, siguro yung overall looks. Kasi I don't know, not just to brag, pero there was someone who told me na I look like a Thailander, yung part ng Asia na yon. So here in the Philippines, medyo iba yung culture and yung appearance ng very Filipino. And sometimes, yes, they consider me very Filipino look because of my color. Yeah, siguro. Yes, my color, super dark na moreno. That's one, no? Pero siguro aside from that, yung overall looks na siguro different part of Asia. So, yun yata. Ay, at tawag diyan ano, Pan-Asian. When you go to Yes. Malaysia, you go to Singapore, you are a Pan-Asian. Ibig sabihin, iba-iba ang looks mo. Pwede ka maging Czech, pwede ka maging Southeast Asian, pwede ka pa nga maging South Asian, Mumbai, di ba? Yung mga Sri Lankan, Yes. pwede yun. At kaya ang tawag doon Pan-Asian. So, who knows, hindi pa natin alam, hindi pa naman, it's not late pa naman, Marvin, di ba? Not late. Matanong lang Gusto ko kita. yan. Matanong lang kita, Marvin. Ito ha, hindi naman ano. You don't have to specify. Hindi naman kailangan sabihin kung sino or pero meron ka na bang naging unpleasant experience sa fashion industry, sa modeling world? Yes, at alam na alam mo yan, Derek. Ay. Siguro ang pinaka hindi ko, I won't say the name, I won't say the Oo, profession, wag no? na lang. Kasi Oo. medyo nandito na tayo sa tahimik na side ng buhay. Uh-oh, And uh-oh. there was this time na I was siguro approached by someone and then he asked me for a date. Kaso, prior to that, I knew something's happening. So parang pinagkakalat niya na ano yon, paano ba sabihin yun? Para ako hindi ko masabi, no? Na para tumatanggap daw ako ng pera in exchange of siguro some Bayad. services na or Bayad, oo. yes, bayad for something else, not professionally but unprofessionally, you know what I say, no? So sa dahil alam ko na nga yung prior the invite, I accepted the invite, no? So I insisted na sa Hyatt mag dinner. So I ordered some wine, some paella and everything. Pero that time I was so pissed na my God, I was working na talagang I was trying my best na hindi magmukhang ganyan, because you know, in reality being a model is like at the bottom of the food chain. Some people might think na it's fancy, pero kasi there are some people especially in the industry itself na they think they can always pay you or they can buy you. So not a lot of people, pero meron pa din. And then going back, so yun nga, punta kami doon, and then to cut the long story short, natapos yung dinner and I paid for the bill. And then bumalik kami sa sasakyan ko, nakita niya na bago yung kotse ko, and sabi niya sa akin, sino na naman niloloko mo? Na sino na naman pinaperahan mo? Sabi ko, you know what, I don't know how to ask some people or, you know, deceive some people just for money. I can do it by myself. I have money. Of course, I have my family. Siguro kasi naiinit na ako, nun iba naiinit ko. So I yes. bragged about my family, although it's not my money, pero they can buy things for me. So hindi ko kailangan. So parang naiinis lang ako kasi there are some people na naniniwala din. Also, among our circle eh. So Ay, medyo oo masakit naman. Yun. Oo dito pa sa Masakit. industriya. Oo. Masakit. Mas Kaya yun. paniniwalaan yung ano, hindi tama. Di ba? Mas Yes. paniniwalaan nila. Pero And I Marvin, wanted... bukod... Sige, tuloy. Go, go, go. And then, I wanted that to stop, no? Na hindi talaga magkaroon ng hindi ma-empower yung mga ganun kind of thinking. And pangit talaga. Lalo na siguro yung mga bata na model na papasok ngayon sa industry. You know, siguro if I can say one thing to them, huwag kayong magpa-intimidate. No, not at all. Huwag. Oo, tama. Anyway,
Parvin, kung may unpleasant experiences, meron din namang magagandang experiences. Di ba? Yes. Ano sa tingin mo ang pinakamagandang nangyari sa isang industriya? Or wag na rin nangyari. Ano yung mga pinakamagandang experiences mo sa fashion industry dito sa Pilipinas? Siguro ano, di ba direct, especially ikaw, specifically nasa fashion industry ka, and some people might think na people in the fashion industry are always the same. Hindi. Ano pala, some people deserve respect. Most people deserve respect na parang you can look up to them. Hindi porket, ay bakla yan. Mamanyakin ka niyan. Siguro the best thing that I learned, hindi lahat ng ganon, you can stereotype, you can generalize. Iba-iba din pala talaga yung ugali ng tao, and you can trust. You can put your trust out there na hindi ka babastusin ng lahat ng tao. And, you know, especially the people that I work with na mas matagal, my God, the professionalism, the etiquette, the manners that they have, sobrang trustworthy na you can even sleep on the same bed with them. Wala talaga na parang Walang sobrang mali siya. professional. You Oo. can treat them as Oo. your parents. Yes, tama. And you know who Pero I'm pertaining to, no? Anyway, Marvin, hindi ka lahat height eh. Hindi ka lahat looks, hindi ka lahat color, magandang color. Meron kang laman dito. Okay, meron Ay, kang laman talaga. sa utak. Oo. Nagtapos ka ng pag-aaral. Malaman ko lang, ano ba ang path na gusto mong sundan? Direct. Yes. Yes, I graduated college, political science. And then after graduating, I went to law school. And ayun, nag-aral ng konti. But I stopped last year because I was hired dito sa logistics. I don't know if I can say the company. Ikaw, okay lang sa iyo. Sa Okay. akin, walang problema yun. Yes, I was hired in J&T Express. If you know your parcels, yung Shopee, yung Shopee, Lazada. So I was hired as a paralegal at first. So, okay, that was my line eh. Nasa legal expertise ako. And then, later on, I was promoted after maybe 6 months. So, naging compliance officer. And right now, effective June 1 ng 2024, Ito, I ito, am ito. now the Oo. Yes, I am now the head of compliance department ng J&T Express Philippines. So nationwide. So right now, sabi ko nga, sige, papanindigan ko talaga. This is what I want na path talaga, nasa legal. So you know what? Kapag what I realized during those time na nag-iisip ako kung itutuloy ko ba yung modeling or this is what I want, ito ba talaga yung gusto kong gawin, I realized na yes, modeling can sustain your living. Pero if only that's your passion siguro. Pero there are always room for improvement, for other things that you want to do in life. So I decided to go in legal. Yeah, Marvin, nakapasok ka sa industriya eh, di ba? Sa model, di ba? Nakita mo yung industriya, yung loob ng industriya. Bilang isang matalinong tao, bilang isang professional, na-meet ba ng fashion industry yung expectations? Actually, yes. If you will ask me direct na how I became like this, siguro half of that is from the modeling industry, fashion industry. It's not just about the looks, kung paano ka mag-portray, but of course, yes, that's important, no? Yung branding mo. Pero, you know, yung ugali, yung kung paano ka mag-isip, kung paano ka humarap sa ibang tao, makipag-communicate, I learned that from the best people in the industry. Yun. So, yun nga kasi ikay isang hindi ka buti o isang ordinaryong ano lang na
simpleng tao lang. Hindi, eh, matalino po ito eh. That's why I'm asking kung ano ba, kung na-meet ba yung expectations niya Yes, nung pumasok siya na-meet sa natin. modeling. Yes, Derek. It's a big Okay yes. naman. Matanong kita, ito very light. I'm sure meron ka namang, may tinitingala ka naman dati ng mga modelo. Sino ba? Sino yung tinitingala mong modelo noon? As I've said, Derek, you know what? I hate to break it up to you, pero wala. O as in, wala talaga. Kasi when I entered the modeling industry, hindi ko alam na magiging model ako eh. Hindi, wala talaga eh. Walang expectation. So I was trained to be a model. Hindi yung katulad ng parang you were growing up and then you were looking up to a certain person. Yun yung ginagaya mo. Sa akin, hindi. Hindi talaga yun yung path. And then, yun na nga, hindi naman sa pambobola, Derek. Hanggang sa nakilala na nga kita, siguro if you will ask me, if not a model, there's a director, it's you. I remember, I can vividly remember, yung Bali Studio sa may Quezon Ave. My God, pinagmumumura mo ako doon. Na parang hindi ko na alam yung gagawin ko sa buhay ko, na parang everything that I do, mali. Hanggang sa, my God, doon ko yata nakuha yung validation nung hapon na we started madaling araw or super umaga. And then nung hapon na, I got your validation na okay, you're doing a great job. Keep improving, ganyan, ganyan. And then, every word that you say, iba yung tama na parang parent material. Parang very patriarchal yung dating ng mga sinasabi mo sa akin. So, every now and then, kapag ka nakikita tayo sa show, I don't know if you notice, I will go to you and then kukwentohan kita, bibigyan kita ng mga... Yes, I know. Nagsusumbong! Nagsusumbong alam ako! ko yan. And then Oo. Sabi mo, ano ba yan? Ang tanga-tanga mo? Bakit ganyan-ganyan? I love that because that's how you learn. No, hindi hindi, yung ganun lang parang naman ako kailangan ka bibigin. Ganun lang naman ako maglambing, Marvin. Diba? Pagka ano ako sa tao, yung alam mo yung kampante ako sa tao, I can say anything I want. Diba? Hindi ako mag-atubiling sabihin. Diba? Kasi ako naman, gusto ko lang sabihin ng totoo eh. Ayoko naman yung mag-sugarcoat ako, mambobola ako, di ba, para lang ma-appease ka or whatever. Pero hindi. Totoo. I would rather tell you. Pag sila, di ba, napansin mo dati sinabi, ba't gano'n ang skin mo ngayon? Hindi maganda. Di ba, remember, meron ako mga ganyan, di ba? Oh, Diyos ko. Guys, I'll cut you off direct. Ima-mic niya pa yan. Maybe because siguro out of concern kasi nga para yes. Sa akin model ka Marvin kasi you have the height. Para sa akin ang modelo may height, yun tapos nagkataon may look ka eh. Kasi there was one casting ano eh, hindi mo kailangan pumunta, pictures lang ang basis, pumasok ka, di ba, sinabi ko sa inyo yon, picture ang basis dito. Pumasok si Marvin kasi ang ganda-ganda yung rumihistro niya sa camera. Marunong siya sa angulo niya. Pero Marvin, ano naman ang masasabi mo sa, well, i-advise mo ba mga bata na napasukin ang modeling industry? Siguro sa akin, no? Personally, Derek, ha? It's not to tarnish anyone's point of view. Pero sa akin, siguro, think hard. Not twice, thrice, siguro 10 times. Tignan nyo kung ano yung gusto nyo mangyari sa buhay. Yun yung puntahan yung path. Huwag nyo alisin yon na... Kasi hindi tayo forever maganda, pogi. Hindi tayo forever nandito sa industry. So do not waste your time doing modeling alone. Alam nyo, madami kayong matututunan sa modeling. Marami kayong mararanasan, maraming experiences talaga kayo na makukuha dito sa modeling industry. Pero do not let go of the fact na pupwede pa rin kayong mawala dito sa industry, no? I know that there are some people na okay, sikat ako ngayon. And then the next day, hindi na. Siguro, magkuha kayo ng path talaga na gusto nyong gawin sa buhay nyo. Sundin nyo yon. And then the best na diversion, modeling. I-go nyo yon na you can do that. Sabi nga ni Derek, merong mga casting na you can just send your pictures. Merong mga casting that do video, no? Yung mga drama ka ganyan, lang, video. Oo, yes. Makukuha at makukuha nyo yung mga show na yun eh. Pero hindi
you cannot, siguro not, no? You can still do the other thing simultaneously na hindi kayo nagsasacrifice ng alinman dun sa dalawa na yon. Do both, siguro. Kaya nyo yun, kayang-kaya. Yun Don't ha. give up on yun. Pakinggan nyo yan. Kasi marami rin pinagdaanan niya si Marvin. Pero Marvin, Yes. Last question. Huling tanong. Ano ba ang plano mo sa sarili mo? Ikaw ha, personal. Ano ang plano mo sa sarili mo sa 10 taon? In 10 years, ano ang plano mo? At ano na si Marvin pagdating ng 10th year? Alam mo, Direk, luckily, I have you and other designers na, you know, Tito Ray, si sila Tito Ivan, Tito Hener. I have you in my life. So, the funny thing, I do not have to think about myself in 10 years because I was honed by the best people, not just in the industry, but in the world. So, right now, I am living my life na, yes, mahirap. Nandito ako sa trabaho na there are times na hindi ka na makakapag-reply sa mga messages, hindi ka na makakapag-luxury na gagala ka pa or do some other things na very leisure, no? Pero, fulfilling na alam ko na this is what I wanna do in 10 years. Until siguro makapag-save up ako to live another 10 years or 20 years. Mm-hmm. So, hindi mo pinaplano. Wala kang game plan for the next 10 years. Direk, siguro yung plano, I have started to plan my life way back. So, I am doing the plan right now and I'm planning to stay the same for the next 10 years. At syempre palaguin pa ang mga ano, no, ang career, di ba, dapat. Ay, yes naman, totoo naman. Oo, di ba? Kailangan ganun, Marvin. Alam niyo po itong si Marvin. Nung unang kita ko pa lang, nung isang modeling competition na sinalihan niya, ayoko na lang banggitin. Pero ano po, nakitaan ko na po ito ng puti. Kasi matangkad eh. Yun talaga, ako po talaga pag tumingin sa modelo, una ko tinitingnan height. Height talagang tinitingnan ko. So, nung nakita ko 6'1", matangkad, tapos payat. Payat siya noon eh. Sabi ko, ito, pwede ito. Sabi yung ganun. Kasi, ayoko magbigay ng false hope sa mga hindi talaga matatangkad, di ba? Pwede ko silang maging kaibigan, pero, ano talaga, gusto ko talaga matangkad. Di ba? Gusto ko talaga yung, kasi iba yung presence pag matatangkad eh. Di ba? Iba yun. Iba ang dating. Even sa ordinary life natin, di ba? Ako pag nakakita ko na matangkad na tao, babae ba o lalaki, na ano ko eh, na-mesmerize pa rin ako. Kasi iba yung dating, may bearing ang matangkad. Yun talagang katotohanan. May bearing palagi ang matatangkad. Depende na yun sa pagkatao, kasi may ibang matatangkad na mahiyain, no? Pero, iba talaga ang dating na matatangkad. And Marvin is one. Isa siya doon sa nakitaan ko. Kaya lang itong taong ito, sabi ko nga kanina, hindi lang siya puro ano, itsura, hindi lang siya puro height. May utak po ito. Marunong po ito sa negosyo. Marunong po siya. May mga nag-a-attempt na lalakohin siya. Pero hindi po, hindi umubra. Direkta naman. Hindi umubra. Pero at least alam niya kung ano yung tama. Tama Totoo. Niyang gagawin. Di ba? So Marvin, maraming salamat. Ang tagal na natin din nakikita ng in-person. Totoo. Punta kayo ulit sa amin direct. Ipagluluto ko kayo ulit. Oo, naku, meron po yung restaurant sa ano, yung family nila. Doon sa ano nga, Obando, di ba? Obando ba yun? Valenzuela. Apart pa ng Valenzuela yun. Oo. Yeah. Obando yung hometown. Sana nga, ano eh, sana nga nitong hindi patag-ulan eh, nakapunta kami, di ba? Sabihan mo ako, marami na ako utang kay Tito Ivan at kay Tito Hiner. They hindi, are actually, you know ko. What? Last na statement siguro, I was saying that you are the best person who honed me in this industry. You know what? Until now, they are helping me in this profession. Legal, ha? My God, the connections. They are still helping me.
Anyway, Marvin, maram, I thank you for the time. Alam kong busy Thank ka. you, Greg. Alam kong busy ka. Nahirapan po akong hagilapin ang schedule nito. Pero natutuwa naman ako na siya mismo nag-remind sa akin. Direk, ano tayo sa Saturday? O di sabi ko, that's how good the person is. Imagine, yung iba kasi hindi na babalik eh. Pag sinabi na hindi pwede sa ganito, hindi na babalik. But at least natuwa naman ako na si Marvin mismo ang nagsabi na Saturday. Yon. Kaya ito ngayon, ini-interview ko po siya. Pero Marvin, maraming salamat. Magkita Thank you, tayo Greg. one of these days. Yes, please. Okay. O siya, say bye-bye to our viewers. Bye-bye, everyone. Siguro, kaya niyan. Laban lang sa lahat na nanonood. Okay, bye-bye. Bye-bye, Greg.